Nagpakita na si Imsama? Bale isa nga lang yan sa impormasyon sa spoilers nitong paparating na chapter 1084. May title nga daw itong paparating na chapter 1084 na Attempted Murder of Celestial Dragons. Basically, yung nilalaman daw ng buong chapter 1084, continuation lang ng flashback ni Sabo sa naganap na reverie. At yes, officially na nga na 2 months na nating hindi nakikita yung buong Straw Hat Pirates. Pero kahit hindi nga natin sila nakikita, nakita naman natin na hindi pa rin binababa ni Oda yung hype para sa final saga na to. So this shows kung gaano kaganda ang One Piece na kahit 2 months nang hindi nag-a-appear yung mga protagonist, nakakasabik pa rin subaybayan. Anyway, ang unang ang impormasyon sa spoilers sinasabi nga na natuloy na daw itong meeting ni King Cobra sa mga Gorosei. At ang una nga daw niyang tinanong yung patungkol sa dating reyna ng Alabasta na si Queen Lily. So baka malito kayo guys ha, hindi asawa ni Cobra o nanay ni Vivi itong Queen Lily na nabanggit ni Cobra. Since ang pangalan nga ng nanay ni Vivi Nefertari Titi. Meaning wala pa tayong knowledge sa kung saang era ba nag-exist itong si Queen Lily. Maaaring siya nga ang unang reyna ng Alabasta. Pwede ring reyna ng Alabasta during Void Century. Or pwede rin na siya yung reyna nung panahong prinsipe pa lang itong si King Cobra. Maraming ngang possibility. Anyway, sa past nga daw sinasabing tumanggi daw itong si Queen Lily na maging isa sa mga Celestial Dragons. At later on nga daw nilisan ni Queen Lily yung Alabasta. At bigla na nga lang daw siyang nawala na parang bula. Kaya naman ito nga yung tinanong ni Cobra sa mga Gorosei. Saan daw ba nagpunta si Queen Lily? Ang sinagot nga lang daw netong mga Gorosei hindi daw nila alam. Bale, ang opinion ko nga patungkol sa sinasabing Queen Lily maaaring siya nga yung reyna ng Alabasta during Void Century. At kaya nalaman ni King Cobra yung patungkol sa kanya syempre dahil sa sinalin-salin yung knowledge na to ng mga ancestors ng Nefertari family para hindi ito mabura sa history. Kumbaga similar sa ginawa ng mga Kozuki na sinalin-salin naman ang knowledge patungkol sa pagbabasa ng mga Poneglyphs. Ang isang nakakatuwang idea nga sa pangalan ni Queen Lily yung similarity nito sa Amazon Lily. Yes guys, yung isla kung saan babae lang ang nag-e-exist. Hindi kaya itong si Queen Lily ang nagpaumpisa sa Amazon Lily? Bale, ang sumunod ngang impormasyon sa spoilers sinasabi nga na nagbalik daw itong si St. Charles at tuluyan nga daw niyang nahuli si Shirahoshi. So yung reference nga nito yung nangyari sa last chapter. Kung during Reverie Arc nga hindi matagumpay na nakuha ni St. Charles itong si Shirahoshi, sa last chapter nga ipinakita na gustong gumante ni St. Charles since napahiya nga siya sa mga tao. Kaya naman nakita nga natin nagigil pa rin siyang makuha si Shirahoshi. At malalaman na nga natin sa chapter na to kung ano yung naging resulta. Dahil sinasabi nga sa spoilers na sa pag-appear nga daw ni St. Charles kay Shirahoshi, bigla daw dumating itong sila Sai at Leo. Which is matagumpay nga daw nilang nadepensahan si Shirahoshi kay St. Charles. At in fact, inatake pa nga daw nila ito. So kudos sa dalawa na to na representative ng Straw Hat Grand Fleet. Bali during Reverie Arc nga kung maaalala nyo ipinagtanggol nga rin ng dalawang to si Shirahoshi. Pero dahil nga sa nasa malapit lang si Rablucci hindi nga nagtagumpay itong sila Leo. At speaking of Rablucci base nga sa last chapter sinusundan niya si Vivi. At during naman sa last panel ng last chapter inutos nga ni King Cobra kila Pell at Chaka na protektahan daw si Vivi. Kaya naman nakaka-excite ngang makita kung maglalaban ba itong pinagsamang puwersa ni Pell at Chaka laban kay Rablucci. Since mga Zoan Devil Fruit users nga itong sila Pell at Chaka. At syempre nakakatuwa kung makita natin silang maglalaban. Kumbaga leopard laban sa aso at agila, 'di ba? Anyway, ang sumunod ngang impormasyon sa spoilers sinasabi nga na matagumpay daw na napakawalan ni Morley si Kuma. So nakaka-curious nga kung paano nangyari ito. Dahil nakita nga natin sa last chapter na magkasama yung mag-amang St. Charles at St. Roswald na nakasakay pa kay Kuma. At base nga sa spoilers sinasabing nasa lokasyon na daw ni Shirahoshi si St. Charles. Kaya naman I wonder kung sa iisang lokasyon lang nangyari yung pagsulpot nila Sai at Leo. At itong appearance ni Morley para iligtas si Kuma. Plus nakita pa nga natin na
nakasunod si Sabo sa dalawang Celestial Dragon na to. Siyempre ayaw nga niyang iwan ng tingin si Kuma. Kaya naman ang tanong nga dito ay nagkita kaya sila Sai, Leo at Sabo? Dahil kung nagkita nga sila ay panigurado na kilala sila ni Sabo. Since binalita nga yung pagkakaroon ni Luffy ng Straw Hat Grand Fleet at miyembro nga itong dalawa na to. Bale, ang huling impormasyon nga sa spoilers ay sinasabi nga na sa huling panel daw ng paparating na chapter 1084 ay ipapakita si Im Sama. Kinausap nga daw niya si King Cobra kung saan ay binanggit daw niya yung pangalan ni Queen Lily. So hindi pa nga kinukonfirm kung yung totoong appearance na ni Im Sama ang ipinakita o still ay isa pa rin silhouette. Pero ngayon nga ay unti-unti nang nagdudugtong-dugtong itong karakter ni Im Sama dahil during Reverie Arc nga ay nakita nating hawak ni Im Sama yung picture ni Vivi. At dahil nga sa alam naman nating lahat kung gaano ka genetically na magkakamuka ang mga pamilya sa mundo ng One Piece, gaya ng nanay ni Rebecca at siya mismo, same as sa Vinsmoke family na magkakamuka, mukhang kaya nga hawak ni Im Sama itong picture ni Vivi, dahil sa kamukha nito yung sinasabing Queen Lily. Ngayon kung yung Queen Lily nga during Void Century ang parang parallel ngayon ni Vivi, itong si Shirahoshi naman ang parallel ng Poseidon during Void Century at itong si Luffy ang Joy Boy ng Void Century, malamang na malapit na talagang ma-reveal kung ano ba talaga ang nangyari during Void Century. Since parang deja vu nga yung nangyayari, kumbaga remake ng history 800 years ago. Kaya naman itong ipinakita nga na malaking straw hat at hawak pa ni Im Sama yung picture ni Luffy, malamang na naaalarma na siya ngayon na mukhang yung nangyari nga sa Void Century 800 years ago mangyayari na naman ngayon. Pero this time nga alam naman nating hindi na siya magtatagumpay ulit. Kumbaga itong mga present during Void Century na mga karakter na nilabanan si Im Sama parang na-reincarnate nga at susubukan uli siyang pabagsakin. Anyway, pag-uusapan na nga lang natin ng mas detalyado itong chapter 1084. Syempre once na lumabas na yung full chapter. Kaya stay tuned lang sa channel natin para sa mas maraming One Piece updates. At bago nga matapos ang video na to, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating channel. Dahil napansin ko nga na halos 50% sa inyo nanonood lang at hindi pa nakaka-subscribe. Sana nga mapindot nyo yung subscribe button. Dahil konting-konti na nga lang at maaabot na natin yung 1 million subscribers. At once na maabot na nga natin yan, paniguradong mas pag-iigihan pa natin yung paggawa ng mga contents na related sa pinakamamahal nating One Piece. So yun lang, peace!